wearing white and blue. Record perfecto con 10 Philippines here. Isang maligayang araw mga Lods at kumusta? Pagkatapos ngang manalo ni Luis Pantera Neri kontra Asat Hobanisyan via 11th round stoppage, nagpus nga mismo si Luis Pantera Neri at naghahanap ito ng isang magaling at matibay na boksingero upang kanyang sagupain. Alam naman natin na matagal nang nauugnay ang pangalan ni Luis Pantera Neri na potensyal na makakalaban ni Cuadro Alas Jandel Casimero at umabot pa nga sa punto na nagkainitan ang dalawang boksingero. At since last year, prosigido talaga ang kampo ni Cuadro Alas na masagupa ang pantira ng Mexico, former 2 Division World Champion Luis Neri. Pero hindi ito pumalag mga kalods dahil maliban sa walang belt si Cuadro Alas, alam ni Luis Pantera Neri na isa itong delikadong boksingero. Kaya naghihintay na lamang ito ng pagkakataon na mapalaban sa isang kampyonato. Pero ginulat ni Luis Pantera Neri ang buong mundo dahil sa halip na isang magaling at matibay na boksingero ang kanyang hanap at sa likod ng malaking offer sa kampo ni Cuadro Alas, mas pinili pa ni Luis Pantera Neri ang ating kababayan ni si Froilan Saludar. Kaya ang tanong ng karamihan kung isang magaling at matibay na Pilipino boxer ang gustong masagupa ni Luis Pantera Neri, bakit hindi na lang si Cuadro Alas Jandel Casimero ang kanyang pinili? At ayon sa kampo ni Luis Pantera Neri, ang bakbakang magaganap sa July 8 sa pagitan ni Luis Pantera Neri at Froilan Saludar ay isa lamang activity fight habang naghihintay si Luis Neri kung sino ang mananalo sa bakbakang Stephen Fulton kontra Nauya Inoue. Pero huwag magpakasiguro si Luis Pantera Neri dito dahil isang big opportunity ito para kay Froilan Saludar na makalaban ng isang top-rated contender sa WBC Super Bantamweight Division. Kaya good luck sa ating kababayan na si Froilan Saludar. Basta may magandang training, preparation at magandang strategy si Froilan Saludar, sigurado mapapasubo dito ang pantira ng Mexico. Maraming salamat mga Lods and God bless you all.